talk to Papa. Mga kapuso, nagbabaka sakali ng isang magandang kinabukasan sa ibang lupain. Nakita niya ang kanyang sarili na nagtatrabaho, mga kapuso, sa bansang Thailand bilang isang guro. Ang tanong, mga kapuso, makakakuha kaya o may makikilala kaya ang ating bida na magpapatibok sa kanyang puso doon sa lupang kanyang pinuntahan? O, mga kapuso, balik natin si Miss Kim sa linya. Hello, Miss Kim? Hello po. Miss Kim, may nagdagdag ba ng dahilan para ngumiti ka at saka kumintig ang yung puso? Opo, meron po. Sino yun? Yun po yung partner ko ngayon. Na-meet ko siya sa Snapchat. Snapchat? Yun, sa Snapchat. Tapos? Nakita ko yung mga videos niya. Nagpo-post siya ng mga motivational message. Mm-mm. About sa life. And then, parang dun lang sa mga video niya na fall na ako agad. Bogey ba? Feeling ko, hindi naman doon sa motivational na quotes eh. Feeling ko, pogi, kaya na in love. So, ayun po, minessage ko siya, sabi ko na, masaya ako, namomotivate ako, kasi that time, feeling down talaga ako sa lahat ng, marami kasi akong mga problem na nung pagdating ko dito sa Thailand. So, nag-send siya ng private message sa akin, yun nga, ng video. Lalo akong na-in-love. Sabi ko, my gosh, sino ba tong lalaki na to? So, ayun, nag-start kami ng conversation. Every day, nag-talk kami. And then, we found out na meron pala kaming mga mutual friends na mga na-meet ko na din. Tapos? So one time, ako yung unang nag-confess sa kanya. Sabi ko na, I like him. Ay! Wala nang pakimi-kimi pa! Pag gusto mo, siyempre, I like you! Siyempre, diretso na po. Diretso na agad. So, sabi ko sa kanya na gusto ko siya. Tapos, ang sabi niya sa akin na, Kim, calm down. Sabi niya sa akin. Parang na-turn down ka ba nun? Pakiramdam mo? Na-turn off ako dun. tapos? Pero syempre, yung nararamdaman ko sa kanya, hindi na yun na like ko lang siya. Parang, nagustuhan, love ko na siya agad. Dahil sa mga message niya na nagmo-motivate sa akin. Kasi magaling siya magsalita. Okay. Pero like, this is a stranger for you. Like, hindi mo pa siya kilala. Hindi ko pa siya kilala, yung mga friends niya lang na namin ko na mga kilala ko. So, ayun, sabi niya, kinwento niya sa akin na nagta-travel nga siya different countries, pero ang sabi ng parents niya na wag kang makipag in a relationship sa mga Asian or other countries. Kasi ang prefer ng parents niya either mga Latina or Americans. Kasi, Bakit? Ano bang lahi nitong lalaki na ito? Siya? Mexican. Burrito! Burrito. Talia, mga ganyan, no? Marimar. Yan, oo. Ang tawag dito, okay. Anong work niya? Nasa military po siya. Uy. Isa po siyang US Marine. Okay. So ngayon, like, family issue. So ayaw ng Asian. Kasi parang, kwan lang, user lang. User. Opo. Gusto lang ng green card, gano'n. Gusto lang daw ng green card. Tunay ba? Ha? Masano rin kasi siya. So sabi niya na, gano'n na din yung thinking niya na, akala niya na,
baka green card nga lang yung gusto ng mga to. At first pa nga, sabi niya, akala niya sa akin, transgender ako. Bakit? Bakit naisipan niya yung transgender ka? Kasi marami daw yung mga friends na pupunta sa Thailand, and then sabi ng mga friends niya na, ay, marami daw silang pupunta ng mga transgender. So, nasa Thailand ako, akala niya transgender ako, o di kaya is bi. So maraming issue na bumabalakid sa relationship. Una, the family. Mm-hmm. Pangalawa, pinag-isipan ka niya transgender. Kailangan niya kasi ng reason para mag-justify kung bakit hindi niya ma-reciprocate yung nararamdaman mo. Oh, so hindi nagkatuluyan. Sad. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya po, pinakilala niya sa akin yung friend niya, close friend niya, na sabi niya na, Kim, meron akong ipapakilala sa iyo. Friend ko, galing lang to sa breakup. Sabi ko, grabe ka naman, ibibigay mo naman sa akin yung mga galing sa katatapos yung breakup. Oh. So, sabi niya na, instead of him, yung sa friend na lang daw, kasi mahilig daw yun sa mga, Filipina, kasi mga naging ex ng mga Filipina. Smaryoso. Tore. Oh, pero like, pero sakit nun ah. Oo. Like, tinurn down ka pagkatapos inireto ka sa iba. Pero friend naman niya. Opo. Sobrang sakit. Nasaktan ako. Sabi ko sa kanya, bakit mo ko pinapasa sa iba? Eh, ikaw nga yung gusto ko. Ay! Hindi ka type. Tapos, ang sabi niya sa akin na, ayaw niyang makipag in a relationship sa mga tao na hindi niya pa nami-meet. Sabi ko, hindi mag-meet tayo. Push na push, ha? Ang dami mong sagot na solusyon sa problema, no? Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan talaga. Yung paraan sa kanya, oo. Yung dahilan doon sa kabila. Ano bang pangalan nitong lalaki? Ang pangalan niya po ay Philly. Philly. Wow. So, sa madalit salita, ay ayaw sa'yo ni Philly. That moment. Ngayon, nag-work out ba ang relationship nyo nitong si best friend ni Philly? I tried. Kasi for the sake na lang na para makausap ko siya lagi, itong si Philly. Kasi ina-update niya kami lagi, kumusta daw kami ng best friend niya. Oh! Ano nangyari? So, ayun, nag-start kami ng mag-usap nitong, ang pangalan niya ay Jaylen. Jaylen. Okay, si Jaylen. Sino mas pogi? So, sino mas pogi daw? ang mas pogi po? Si Philly, kaya nga siya pinili. Si Philly kasi kaya nga pinili niya. okay. So, nanligaw sa iyo si Jaylen. Opo, nanligaw siya sa akin, tapos napaka-seryoso niya. Ooh. And then after a month of talking with Jaylen, nagulat ako na pupuntahan niya ako dito sa Thailand. And then a week before, nang sabi siya na pupunta siya dito. Ang gusto niya makipagkita sa akin. Sabi ko, may work ako, hindi ako pwedeng pwedeng mag-absent. So yun nga, pumunta siya sa Thailand and nagkita kami, pero one day lang yun kasi nga may work ako. Kailangan kong bumalik sa work ko ng... Anong reason? Like, gustong-gusto ka na niya? Gusto ko niya ng pakasalan? Ganon? Nagtatanong siya sa akin na, ano na daw ba? Sabi niya na, Kim, ano na? Andito na ako. Magkita na tayo. Sabi niya na, gusto niya na magpakasal kami. Ito naman, sabi niya, papakasalan niya daw ako. Kasi gustong-gusto niya ako. Eh, ayun, nag-confess ako sa kanya. Na? Sa restaurant kami nun eh. Sinabi ko sa kanya na hindi siya ang gusto ko. Oh. Ang gusto mo, yung sabi, best friend niya. Oo, pero while talking to Jaylen, nag-uusap kami ni Philly. Sabi ko, sabihin ko kay Jaylen na ikaw yung gusto ko. At sabi niya sa akin. Oh my goodness. Grabe. Mag-best friend yun pare ko, ya? Si ang gusto ko at hindi ikaw. Nag-effort yun from US, dumiretso ng Thailand, para mag-propose. Tapos, bigla-biglang,
It's a no. Hindi ikaw ang gusto ko. Ang gusto ko ay si Philly, ang best friend mo. Umuwi ka na ng US. Oh, ganda. Ganda na itong Pinay na ito. Ang Filipina, makikita mo na... Seryoso. Seryoso. Kapag galing ka doon, nilipad mo, pumunta ka doon to confess. Yes. At mag-propose, mahal na kita, willing akong pakasalan ka. Ano nangyari? Eh, hindi siya ang mahal. Ay! Mahal kasi yung best friend eh. Patay tayo si dyan! Si Philly. Ay! Ang gusto eh. Ay! So, bilang magandang babae ako, Pinay, sasabihin ko yung totoong nararamdaman ko. Ayokong ipilit. Kaya, sorry Jaylen, I'm sorry, go back to USA. Ay! Grabe, yes. Yun. I don't like you. Wow! my heart belongs to Philly. Ay! I'm so sorry. Though, thank you so much for the efforts and everything. Wow! Grabe. I appreciate it. Hindi na kita ma-reach. Straight yun ah. Oh. Huwag mo muna masyado uubusin. Ay, because? Mamaya, may isasalang tayo dito English speaking. Oh, seriously? Alright, balik po natin mga kapuso si Kim. Hello, Kim. Hello po. Kim, gaano kabigat ang desisyon na i-turn down mo itong si Jaden para kay Philly? Hindi naman masyadong mabigat kasi hindi ko naman siya type. Iba ang sakit nun ah. Rhea. Ibang spirito ng ang babae nito. So ngayon, malalaman to ni Philly. Eh mag-best friend sila. Ikaw ang dahilan na kung magkakasira itong dalawang to. Yun na po ang nangyari. Oh! Tinawagan niya si Philly and then nagalit siya. Friends ay! Over na sila. Ay, friends sila over! Si ano, nakabugbugan ba? Nag-ano lang sila, nagpalitan lang ng mga salita na ako pala yung gusto niya, bakit ganun? O nga naman, no? Bakit mo inireto sa akin? Tapos parang napaglaruan lang. Oo, alam mo naman pala na ikaw yung gusto. Siguro sabi nung pinaglulunokan niyo ba kung dalawang magsama kayong dalawa? Mga wala kayong kwenta. Friendship over! Yan! Ay, grabe kasalanan mo yun. Parang ikaw may kasalanan nun. Feeling Opo, mo... Guilty naman ako. Kasalanan. Ala. So ngayon, anong sabi ni Philly? Anong binlock siya ni na Jaylen? Nag-confess siya sa akin na ayun nga na matagal niya na daw akong gusto, parang may pumipilit lang sa kanya dahil nga dun sa sinabi ng parents niya. And then after noon, we decided na mag-on na lang, mag-in a relationship and then we plan to meet up. Sooner or later. Nasaan ba that moment si Philly? That time, nasa US pa siya noon. Iba. Ganda. Ganda lang talaga. Alam nyo talaga may paraan eh. Pwede natin ipilit. Napakatotoo lang naman itong si Kim, di ba? Eh, hindi kita mahal eh. Anong gagawin ko? Mas mahal ko yung best friend mo. Di ba? Nagkaroon ng kaganapan. True. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Try to imagine, pare ko, itong si Philly, i-give up yung friendship niya with Jaden, pagkatapos sinuway ang kanyang mga magulang. Oh my gosh! Ganda, ganda lang talaga. Dahil lang sa babae nag-iinarte? Ang ganda! Amot dito! Hanggang dito sa Pilipinas ang buhok! Yung buhok mo nakakain ko. pwede naman pala ganun! Yes. 'Di ba? Samantalang yung dito sa Pilipinas nag-iinarte kasi iniwan ng jowa, itong si Kim ibang kwan nito. Bing spirit nito. Eh kasi maganda eh, ganyan talaga. Laban na laban ng ganda. 'Di ba? Pwede naman palang ganun. Dalawang Amerikano ang nag-aagawan sa kanya, mag-best friend pa. Ang lakas ng loob niya na, hindi kita gusto. Ang gusto ko yung best friend mo. Umuwi ka na sa inyo. Tapos, nung una, napakamasunurin foreigner. Ni Philly. Tapos bigla-bigla sa isang iglap, susuwayin. Tapos lahat. Friendship over sila nung best friend niya dahil sa kanya. Dahil doon, nagkaamin na sila. Itayo na nga talaga. Push na nga natin. Marami na tayong giniba para dito. Diba? Actually, si Philly lang. Si Kim, nag-inarty lang. Pero gusto ko yun ah. I mean, nagpakatuto siya sa sarili niya. Yes, importante yun. Hindi niya ipipilit ang sarili niya sa taong hindi naman niya mahal. Diba? Hello, Kim?
Hello po. Iba, iba yung kwan. Kumbaga, ikaw yung representative sa Miss Universe. Panalong panalo. So, Kim, anong plano mo na after this? Eh, kayo na. Ah, so, nung naging kami na po, nag-plan kami na mag-meet. Uy! Nag-meet sila! Nasaan na si Philly nung mag-meet kayo? Supposed to be, siya ang pupunta dito sa Thailand. Kaso, dumating na yung order niya na yung order niya to Germany. Ng country sa Germany. So, hindi na siya papayagan na mag-travel. Hmm. Eh, tapos pandemic pa. Medyo maigpit. Yes, oo. Opo. Tapos? So, yun. We decided na lang na ako na lang mag-visit sa kanya. Kasi nga, hindi naman masyadong maigpit sa Thailand dito before. Ah, okay. Layo, Germany. So, ikaw ang pumunta doon. Ako ang pumunta, pero bago ako pumunta, mahirap din na decision kasi nga, kailangan kong mag-resign sa work. Ay! Resign agad? Ba, hindi ba pwedeng leave muna? Oo. Nagpaalam ako mag-leave, pero hindi naman ako pinayagan. Kung nga gusto mong umalis kasi nga, at tumarot. Kasi nga, it's pandemic. Diba? Pupunta ka lang doon para makipagkita sa jowa mo. Mag-resign ka. Mag-resign ka na. Ay! So, meron na din siyang ginive up. Oh, 'di ba? Yung work niya. Oh. Yung work niya para sa pamilya niya 'yon. Oh. Talagang iginive up para sa lalaki. Oh my goodness, sa mga decision niyo po. Ayusin niyo po 'yung mga decision niyo sa buhay. Pero tingnan natin, baka naman it's worth it. Yes. Kasi yung isa nang give up ng friendship, best friend niya 'yon. Sumuwa sa pamilya. Ang tigas nang magbagay kayong dalawa. Magsama kayo. Natuloy ka ba sa Germany? Opo, excited sa mga mangyayari. First time kayo magkita, di ba? Opo, first time namin magkita. Wow! So like, expectation versus reality, swak naman. Mas gwapo siya sa personal. Di mga ina-expect mo, matangos ang ilong. Laki! Katawan. Di ba syempre, siya? Military, marine. Ha? Swak naman sa panlasa mo. Swak na swak. Ilang months ka doon sa Germany? Nag-isitay ako ng 3 months doon. So, uy! Okay lang naman i-give up ko yung work ko kasi nga, meron din naman akong important thing na gustong puntahan doon sa Europe. Ay, saan mo gustong pumunta? Since bata pa ako, gusto ko na talagang magpunta sa Paris. Kaya sabi ko, okay, why not? Okay lang na i-give up ko yung work ko, magpunta ako sa kanya, tapos magpunta kami sa Paris. Kasi Paris lang naman gusto kong puntahan eh. Ah, okay. So parang tinuhog mo na kasi bata pa lang gusto mo na pumunta. Oh, tsaka sino ba naman ang ayaw pumunta ng Paris? Yes! Diba? Ng France. At saka, i-give up ko yung trabaho ko kasi iba ang tatrabahuhin ko ngayon. Yung pangarap niya. Char, oo. Nakapunta ba kayo sa France? Germany, malapit lang ba ang France sa Germany? Malapit lang po, pwede ka lang mag-train. Wow! Wow, ilang oras ang biyahe from Germany going sa France? 4 hours po. Parang kuwan lang. Lucena. Parang Lucena. Lucena kasi ang vehicle 8 oras, balikan. So nakapunta ka ba ng France? Yun nga po, nung pagpunta ko dun, hindi kami natuloy. Sabi ko pa naman sa kanya, ano ba to? Ito lang naman pinunta ko dito, yung Paris. Oo. Sabi ko sa kanya na... tapos hindi kami makapag-travel kasi nga pandemic. Tapos sabi ko sa kanya na ang reason lang kaya ako nag-decide magpunta dito. Hindi yung makita siya, kundi mapuntahan yung Paris. Ginamit mo lang pala siya. Teka lang, yung pamasahe mo papuntang Germany, sinong sumagot? Siya po. Bog! Ang galing! Ang galing! Nanalo na, may nagkamal na po ng corona. Talaga, sumahal na mahal. Nung kita kayo, wala bang ilangan? This is the first time. Oo, super yakap agad. Parang ganun ba? Walang ilangan po. Ako lang po yung naano kasi sabi ko, parang feeling ko baka hindi niya ako magustuhan. Oo.
So per, kasi iba-iba naman yung mukha natin sa picture at saka sa person. Pero in fairness, maganda ka eh. Mm-hmm. Yes, yes. Pang-pang-kwan talaga. Ang binibining Pilipinas. Saka ang future. Oh, Nakapost na po sa page show sa Papa Marky para you have the idea kung gaano kaganda itong si Miss Kim. So ngayon, anong nangyari? May insecurity ka sa sarili mo. Anong ginawa niya? Ayun, nung nagkita kami, sabi niya sa akin, mas maganda ka pala sa personal. Ay! Patay! Lagot na! 3 months! Oh. Nakapunta ba kayo ng Paris? Hindi kayo nakapunta ng Paris kasi pandemic. So, Germany lang kayo. Germany lang kami na-masyal. Tapos? Tapos, bago ako bumalik ng Thailand, umiiyak na ako kasi nga, sabi ko, baka hindi na ako makabalik doon, hindi ko man lang napuntahan yung Paris. Oh. 3 months? So 3 months ka doon, walang Paris? Wala. 3 months lang nasa bahay. Ah, okay. Masyal kasi nga pandemic. Pero kumusta naman yung sa feeling ni Philly? Super. Alin? Ano super? Alin lang super? Alam niyo na po yun. Happy? Super happy naman po. Oo. Magjojowa ka pa ba ng Pilipino? Sa isip-isip po, parang ayaw ko na magjowa ng Pilipino. Bakit naman? Okay. Iba kasi meron silang yung foreigner kasi, meron malaki sila, malaki. Ah, malaki yung pagmamahal. Malaki yung puso. So, sulit na sulit. 3 buwan mga kapuso. Sila lang dalawang magkasama sa Germany. Saya. Saya. Sarap. Sarap ng sa pakiramdam. Ikaw ba naman kasama kayo? Ikaw ba naman nakatagpo ng malaking pagmamahal? Tapos sinashoulder pa yung mga gastos. Oo. Hihiga ka na lang. Nako mga kapuso, may nanalo na. Mukhang naka-jackpot. Ito yung sinasabi ko kanina na kung worth it naman na ilaban, why not coconut? Yes, at saka kung worth it din kahit na may mga bagay ka na binitawan, pero alam mo na may pupuntahan yung mga ginibap mo, ipush mo pa rin. Nako, may pinatunguhan nga naman ang desisyon ng bawat isa, friendship, family, and then yung worth niya. Mm-mm. Ngayon, magkakahiwalay na pare ko. Magigising na sa kanyang bangungot. Kasi kung kanina po, lahat ng parte ng katawan niya ay nakangiti. Lahat ng pwedeng gumiti sa katawan niya, ngingiti. Ngayon, Pabalik na. Oo. Siguro yung si Philly, naubos ang laman ng bulsa. Savings. Travel ng travel eh. Diba? Nako, mga kapuso, babalik na. Tapos na hanggang alas 12 lang. Ay, patay Cinderella ba ito? Oo. Nako, pabalik na po ng Thailand ang ating bida. Hello, Kim? Hello, yeah. Kim? Hello po. So Kim, paano yan? Pabalikan na ng Thailand. Mas naging matibay ba ang yung relasyon o dito na matatapos ang lahat? Nung pagbalik ko po ng Thailand, lagi kaming nag-aaway. Ayan, sinasabi ko eh. Dahil? Kasi nasanay ako na sa 3 months kami lang magkasama. Tapos LDR ulit. Tapos sobrang hirap pa kasi sa trabaho niya. Kailangan ko pang maghintay ng matapos yung work niya bago kami mag-usap. Ikaw lagi nag-a-adjust kasi Thailand tapos Germany. Hindi ko ma-imagine. Kung dito lang yan sa Australia, ma-imagine ko. Basta Europe yung parting Europe. Mm-hmm. Magkaiba ng time zone. Hello, Kim? Opo, ako lagi ang nag-a-adjust. Puyat, ang puyat. Teka lang, nakahanap ka ba ulit ng work sa Thailand? Opo, pagbalik ko, nakahanap ulit ako ng work sa Thailand. Talaga? Madali ba makahanap ng trabaho sa Thailand? Mabilis lang po mag-apply dito, lalo na pag edo-graduate ka. Totoo yun. Nako, alam nyo na sa mga nakikinig sa atin, ha? Baka may icon kayo. May option lang. Binibigyan namin ng option. Bahala na kayo sa buhay mo. So, nakahanap ka uli ng work?
Opo, nakahanap ulit ako ng work pagbalik ko agad-agad. Ah, tapos? Tapos, after noon, nag-plan na kami na mag-apply ng fiancé visa sa US. Wow! Tapos? Mm-mm. Ayun, nagkaroon na siya ng bagong order. Order niya sa work na back to US naman after 2 years sa Germany. And then? Tapos, nag-plan, kasi matagal yung process ng fiancé visa, nag-plan kami mag-meet ulit. Ay! Saan? The same year. Okay. Pupunta ka sa? Supposed to be siya. Siya sana ulit ang pupunta. Kaso, yun nga, may 2 weeks na quarantine dito sa Thailand. Tapos sabi ko, okay, punta ako dyan, 30 days. Sabi niya na, oo, mas maganda ikaw na lang magpunta dito kasi nga mas marami nga daw time, mas maraming leave. Sabi niya, sabi ko 30 days. Mga busong babaeng ayaw talagang magtrabaho para sa pag-ibig. Resign kung resign. Totoo. Para lang makapiling itong si Philly. Yan na. Ay, ngayon babalik na naman sa Germany. Eh, syempre, 90 days daw eh. Hindi daw pa yung 30 days lang. Kaya kung, kasi kung 30 days daw, ganang pumunta. Uli-uli ka lang dito. Oh. Diba? Nako, ano mga bansa na puntahan niya? Greece. Yes, nagpunta ng Paris. Ng Italy. Mm-hmm. At kung saan-saan pa mga kapuso sa Europe, mainggit kayo. Nang ideya kung paano dapat ang perfect na proposal. Dapat sa Paris. Sa Eiffel Tower. Alam mo, parang naiisip ko pa lang yun. Oo. Napapalunok ako. Bakit? Parang hanggang panaginip na lang. Diba? Kunti lamang po. Many are called but few are chosen. Nako mga kapuso, mayroon tayong isang special na karakter na makakasama natin mamaya. Na bakit naman may pa-Eiffel Tower? At saka may paintay ng ilaw. Ay! Naka, may pahintay sa pailaw. Yan ang kailangan nating intayin maya-maya ng konti. Pero we're inviting everyone na mag-comment. Mm-mm. Kung kayo po ay kinilig dito sa kwento na to. Wow. My road to forever nga ba? Yes. Pamamahalan. Itong si Kim at ni Feli. Yes. Mga kapuso, alam mo, ang isang makakasagot nito, kung bakit nga ba itong si Kim. Mm-mm. Sa lahat ng babae. At akalain mo, naglilibot siya sa buong mundo, and all of a sudden, it's Kim. Yes. Siya lang, wala ng iba. Naku. Oo. Makakausap ba natin? I-ready mo na sarili mo. Naku, mga kapuso, straight from USA, makakasama po natin si Philly. Philly. Mm-mm. At I think nasa linya na siya. Oh, brace yourself. Oh. May baong ka ba dyan? Meron namang konti. Mga 3 piraso. Hello, Kim! Kim? Kim? Are you there? Hello po. Yan, okay. Nasa kabilang linya si paring Feli. Mm-mm. Hello, Feli! Hello. Patay, ito na. Oh my gosh, hey, how are you? How are you? Where are you from right now? Right now, I'm in Jacksonville, North Carolina. North Carolina. That's kind of... Far. Yeah. Far from home. All right, so yeah. Feli, we heard a lot. Mm-mm. The story, your love story with Kim, and we have questions for you. Are you ready? Yes, I'm ready. Yeah. Yeah. Your first question. Ikaw na. How old are you? Yung ka. How old are you? That's the first question. How young are you, Feli? I'm only 24. Seriously? Yeah. Ooh. Oh my goodness. Anyway, all right. So Kim told us like it's a rough road with your relationship with her. Like you give up a friendship. Like it is not what your parents want for you. I mean, they don't want an Asian girlfriend. And all of a sudden, like, it's a love all against all odds. Diba? Patay. Pause. Pause.
Ace, pasok! But at least you two pursue your love for each other. Yes. And that is so amazing. Why Kim? Like, of all the girls you know, you travel around the world, and then why Kim? I'd say the reason why I chose her is because the thing about American women is a lot of American women that people don't know is, I'd say only like 1 out of 10 girls in the U.S. ever leave the United States. Like, with me being with my job and all, I'm not gonna live in the United States. You know, I just came back from Germany. I'm gonna be in North Carolina for maybe 2 years, and then they're gonna move me to Japan. I don't know what it is about the people here in the United States. They don't want to leave this place. They never go outside the United States. So I already knew that if I tried to find myself a partner here in the to try to get her to change her way of living to my job, it's almost impossible because they just refused to leave this country, and I needed someone who was like-minded and was willing to pack their bags and constantly move every 2 years. Okay. So it's a final decision. Like, you start a relationship and it's a long term with Kim, right? Definitely, yes. Wow. So what's your plan? 5 years, 10 years from now? Yeah, so 5 years from now, I definitely like want to start already having a kid, you know, definitely before we're 30. Already have our first kid. That's the plan. That's like the short-term plan. And then the midterm plan, 10 years from now. And I know this seems young, but my job, it has really good benefits. And then 10 years from now, I want to already start looking at retiring at a young age. Just because as long as if I do my job for just 20 years, they already let us retire. And the goal is in the long run, like 15 years from now, is to retire. And just same thing, like my job is moving me every 2 years. That's what I want to do with my partner. I constantly want a partner who she has no problem with just living in a different country, a different year. So just keep that pattern going and just see where the world takes us. All right. So that's a challenge within the relationship. Yes. Like, you travel with your with Kim from different places to another. And so that's it. Do you have plans to visit the Philippines and meet her parents? Definitely. Yes. Not this year, unfortunately. Oh. But next year, I definitely, in 2023, whoa, I definitely want to go visit her family. See you. when is the wedding day? When is the perfect day? Finally, like, she's my wife and I'm his husband. Yeah, definitely this year, not in the summertime, just because the summertime here, it gets nasty, you know. I'm not sure about in the Philippines, but over here in the U.S. in the summertime, looking at mosquitoes, you know. You're looking at there's bugs all over you. They're biting you. Oh. And if you don't have mosquitoes on you, you got the bug spray on you, and now you smell nasty. So I definitely want to do it after the summer. Uh-huh. So sometime in, like, September, definitely. This year, wow. September is when the wedding will be. When the mosquitoes are gone and it's not so hot outside. All right, nice. All right. Wow. Kim. Hello, Kim. Hello, pa. So plano na pala talaga na napakasalan ka eh. September daw. Pero the challenge within the relationship ay yung makakasama niya kung saan siya pumunta because of his work. So kasi every 2 years lumilipat kayo, bongga. Oh, in fairness. Ililibutin talaga ang buong mundo. Are you willing to do that? For Feli. Kim? Hello po? Willing ka bang gawin yun? Like,
kung saan siya ma-assign? Mm-hmm. Willing ka din to be with him? Yes po, napag-usapan na namin yan na willing akong i-sacrifice lahat para sa kanya, para sa career niya. Kasi nakipag-in a relationship ako sa military, so I need to accept his job. Oh. And kung saan man siya mapunta, kailangan nandun ako. Kasama din ako sa kanya. Kaya tendency, libutin ang buong mundo. Yes. So we will not wait for September. Mm-mm. Ngayon pa lang, like you're getting married on air. Is that okay with you, Feli? Yes, definitely. Why not? So like your promises, words of love and vows for our dear Kim, and same as you, Kim. Is that okay? Yes, po. All right, so let's do it. First, let's hear from Feli. Feli, Kim is here waiting for your words from heart. From okay, yeah, definitely. Something that I definitely want to pledge to her as her husband. I want to pledge to her that I will always remain as her companion and friend. I'm going to promise her, I'm going to promise you, Kim, that I will always be with you, take care of you and love you and cherish you no matter how far apart we are. I will always show an interest in the things you do and your ideas. I'm going to be with you in your heart and keep you safe in mind. And when you're happy, I'm going to be happy with you. When you're sad, I'll make sure to put a smile on you. I want to encourage you to continue growing as an individual as we work toward our mutual goals in life. And also I want to stand with you as your friend, husband, and also any choices you decide to make in the future. I promise to give you love, honesty, trust, and commitment, and keep our life interesting as we grow old together. Oh my gosh, ito nga yung sinabi ni Kim. Na? Masarap nga siyang magsalita. Masarap yung mga messages sa binibitawan niya. May mga word of encouragement. Yes. Parang life coach din at the same time. Kim, ready ka na? Let's do this. Nenmosplit ako. Go ahead, Kim. Okay, love, I choose you for life. I promise to be faithful to you and to support you. You have shown me what love feels like, and for that love, I thank you. You are everything I need, and at this moment, I know all my prayers are answered and that all of my dreams have come true. I want to be there beside you as you are fulfilling your dreams. I want to make you fall in love with me every day. I love you because you have an honest heart. Let's always put God in the center of our relationship. I praise God for you, for all your love and constant friendship. Thank you for your unconditional love. No more sana all. I love you. Ay, sa wakas natapos at nairaos din po natin. Ang hirap. Pero nag-bleed na ako eh. Pero overall, alam mo yung happiness, parang nakakahawa yung happiness na finally ay natagpuan ni Kim yun sa hindi inaasang pagkakataon. Madami din yung pinagdaanan nila. Yes. At talagang masasabi mo na lang na kung talagang para sa'yo ang pag-ibig na ito, nasa malayo ka man, nasa ang lugar ka man, hahanapin at hahanapin ka. Alam mo na nakausap ko si Kim, ang sabi niya, mm-hmm, tatlong beses daw siya ipapakasalan nitong si parang Philly. Wow! Una sa US, mm-hmm, pangalawa, gusto niyang makilala yung family niya, mm-hmm, sa Mexico. Wow! Tapos right after that, dito, mm-hmm, naman sa Pilipinas. Ay! Sana all talaga. Diba? Samantalang yung iba dyan, 10 taon ng live-in. Walang balak makasalan. Diba? Yung sinasabi sa taon. Sa taon. Next year, ganyan. Next year. Puro diba? Next year. Ito, handa kang pakasalan. Tatlong beses daw, ang sabi. Aww. Diba? Kaya kayo, kuwan po kayo. Umayos po kayo ng pipiliin sa buhay. Opo, hindi po masama ang magmaganda at maging choosy. Diba? Diba? Kung sigurado ka naman. Try to imagine, sabi ko, pwede naman pala. Mm-mm. Diba?
mag-best friend, pinag-agawan ka? Oo. Mga Amerikano? Oo. Tapos ikaw talagang namili. Itong gusto ko, ikaw gusto ko eh. Huwag mo kayo pilit sa iba. O tara. Diba? Yun eh. Mm. At at the end, worth it naman. Yes. Nilaban niya, iniwan niya yung trabaho, yung parents, napilitan na lang. Happy! At saka may plano. Yun yung maganda, may plano. Ang ganda nung sinabi ni Feli kanina. Uh-huh. Ang saya lang. Oh. 'Di ba yung setup ng relationship nila, yung willing na umintindi sa sitwasyon ko na kasama kita kahit saan tayo pumunta, eh. Kahit sa gitna ng barila nandun tayong dalawa. 'Di ba? Nako mga kapuso, mapapasana all ka na lang talaga. Ay. Nako mga kapuso, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Don't forget ang aming social media accounts mga kapuso ha, yung sa akin po at Papa Ace LS sa IG, sa Facebook and then sa TikTok. Sana po ay marami po kayong natutunan. Mm-mm. Kung gustong magka-jowa, maraming paraan. At don't forget, kung gusto nyo ring sumalang po, pwedeng-pwede po yan. Message nyo lamang po kami. Okay, nako. Bukas uli. Magbabalik po tayo. Ako po si Papa Marky. Papa Ace. Siyempre, dito lamang yan sa Talk to Papa, number one. Talk to Papa.